Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is another scent talk, and for today's video, we are going to talk about these Arma fragrance mist that I randomly saw in Shopee. I noticed that they are not that hype, though they have the same price point like Bath & Body Works and Victoria's Secret. First, I want to show you the packaging. Ayan, ganun yung itsura niya nung na-receive ko siya. So, I got this from Sahara Usop or Sahara Usop. Lagay ko na lang sa screen. Sobrang dami nilang scent doon, especially yung Armaf Body Mist. Yung Armaf, meron tong parang men's and women na collection. So, syempre, women yung kinuha natin. In total, we have here, ayan, sorry, maingay siya. Ayan, in total, we have here 9 scents. Ayan, nakalagay siya sa box and then nakabubble wrap siya. Ayan, hindi ko pa itinapon yung isa. Nagtira ko ng isa kasi maingay yung mga tricycle. Hindi ko pa tinapon, nagtira ko ng isa kasi ayan, yung bawat scent nakalagay siya sa ganyan. Very secured and very sure tayo na yung package natin is dala rin sa atin ng safe and ayun, walang sira, walang tapon, or walang leak. So, yung mga scents na to ay sabi ko nga kanina 9, medyo madami sila. And sabi nung seller na nakausap ko, yung may-ari nung shop na napagkunan ko nito, most of these are parang strong, perfumey, and deep scents. So, yung mga mahihilig sa mga masyadong fruity and yung parang young na vibe, most of the times, hindi daw nila to nagugustuhan. Pero ako, nag-explore naman ako sa mga scents. Like, meron naman ako mga scents na nagustuhan na medyo strong and perfumey. Like, You're the One, Dark Kiss, though hindi ko masyado nagustuhan yung Into the Night, pero mga ganung level daw siya. So, excited ako na matry siya, and naisip ko na i-share ko na rin sa inyo para yung iba, kung curious kayo, pwede kayong makakuha or makabili ng scents na to. So, nandito yung mga paper, naubos na yung parang stick ko na paper, ayan. So, ganyan na lang po yung ating mga papel. Ayan, nag-ready na ako para hindi na ako maghahanap mamaya. So, 9 yung scents na to. Medyo marami. Kinuha ko yung scent notes nila. Pag naghahanap ako ng scent notes, nakikita ko sila usually sa Fragrantica. Isa siyang website na merong mga scent notes and mga, alam niyo, mga information about scents. So, dun ko nakuha most of this information. So, yung una natin is this one kasi baka makalimutan ko. Ayan. Wala siyang label kasi sabi nung seller is nawawala daw yung pang-label niya dito. But this one is the Signature True by Armaf. So, Signature True yung kanyang name. Oops, I'm sorry. Ang ingay. Alam ko na yung sounds na yun ay nakukuha nyo. So, pasensya na. Ayan. So, una natin nga amuyin is this Signature True. Ayan. Naspray ko na siya isa lang kasi malakas yung pang spray yung nozzle niya. Basahin ko muna yung notes. Signature True by Armaf is a amber vanilla fragrance for women and men. Top notes are pear, tangerine, and bergamot. Middle notes are strawberry and passion fruit. Base notes are praline, coffee, caramel, vanilla, and patchouli. So, etong mga to, habang ipinipaste ko or habang kinukuha ko yung kanyang mga notes, napansin ko na most of these are complex scent. Hindi sila yung mga tatlong notes lang. Yung mga usual, yung isang merong top note, tapos may middle note, saka yung base note. Hindi sila mga ganong scent. Most of these are complex, complicated yung scent nila. So, this one, Signature True, actually, munti ko na siyang bili ng full size kasi nakakita ako ng affordable nito. Pero, naghanap muna ako ng mga decant and ayun nga, sa sobrang paghanap ko, nahanap ko yung Sahara Usop or Sahara Usop na shop from Shopee and ayun, nakita ko na sobrang dami pala na choices and then, hindi ko muna siya kinuha ng full size, kinuha ko muna yung mga decants na to. Una pa lang, this Signature True, sabi ko nga sa inyo, most of these are perfumey and strong. Nakukuha ko sa kanya is meron siyang vibe ng pagiging fruity. Yung first spray niya, matamis siya. Yung like, nung in-spray ko siya, nung hindi pa siya nagda-dry, or hindi ko pa masyadong nai-pasettle doon sa paper, naamoy ko na agad yung sweetness niya. Yung sweetness na yon is nanggagaling from the notes, pear, and especially yung strawberry niya. Amoy na amoy mo yung pagiging fruity. Mabango yung scent na to, pero hindi ito yung mga fruity na kagaya ng mga usual na naaamoy natin sa bench. Yung mga usual na merong mga cologne scents, hindi ganun yung pagka-fruity niya. Hindi siya juvenile at all. Matamis siya, pero meron siyang notes na coffee, vanilla, and patchouli. Ayun yung nakukuha ko sa kanya. Meron siyang konti na floral aspect, but definitely,
Ang bango ng scent na to kasi nakukuha ko sa kanya yung coffee and vanilla. Nagkakaroon siya ng touch of strong and deep gourmand. Pero hindi pa rin ito yung bakery. Alam niyo yung bakery level. Hindi pa rin siya ganun. Ano siya? Para siyang perfumey nga. Ganun yung scent na nakukuha ko sa kanya. Ito yung scent na hindi usually inilalabas ng Bath & Body Works. Lalo na ng mga cologne na nabibili natin sa market. Yung like sa mga groceries. Hindi ganun yung scent na to. Ito yung scent na kaunti yung nagpo-produce. Ito yung scent na ginagawa ng mga signature perfume. So kung ganun mga scents ang hilig nyo, definitely may recommend ko sa inyo itong Signature True. Sobrang bango nito and naisip ko na okay lang din naman kung kinuha ko yung full size. Mabango talaga siya. Plus in general, hindi ko naisa-isahin kasi ang dami nila. Maganda yung projection and longevity ng Armaf. Tinaray ko sila and ang tagal nila as in naglalas sila. Pagiging perfuming nila hindi lang sa scent, pati na rin dun sa longevity. Ang ganda niya mag-adhere sa skin. Like nagtatagal talaga siya and also on cloth, nagki-cling talaga siya sa cloth and kahit maghubad ka na or kahit alam mo yun, yung nagpalit ka na ng damit, by the end of the day, naamoy mo pa rin siya. So again, long lasting sila, hindi ko na isa-isahin, around 4, 5, 6 hours, ganyan yung tinatagal nila, depends sa scent, pero ayun yung kanyang, kumbaga, average, 4 to 6 hours. Matagal na yon sa body mist, kasi yung ibang Victoria's Secret, yung ibang Bath & Body Works ko, nag-fade sila around 2 hours, yung ibang wala pang isang oras, nag-fade na, but this Armaf, maganda yung kanyang projection and longevity. So, yun yung una, which is the Signature True. Next one is this, ayan, meron na siyang label, ayan, color pink, and alam niyo ba guys, ito yung malaki kong problema, kasi yung mga scent na to, most of them are French term, are French words, so, kung meron man akong mali, or hindi ganon ka-exacto na pagkakabasa, I'm sorry, basta makikita nyo naman sa baba dyan. Makikita nyo naman dito sa baba yung spelling. So, kung hindi ko man sila may pronounce ng perfect, pagpasensyahan nyo na ako, I'm sorry. Hindi ko naman first language ang French. So, hindi ako sure sa mga basa dito. Pero ayan, ganyan yung itsura ng kanyang packaging. Ang name nito is Club de Nuit. Spelling right here. Club de Nuit is a floral, fruity fragrance for women. Top notes are orange, grapefruit, bergamot, and peach. Middle notes are rose, geranium, jasmine and lychee. Base notes are patchouli, vanilla mass, and vetiver. Vetiver. As compared dun sa mga scents na nandito, dun sa mga i-review natin ngayon, ito yung pinakamadalas kong nakikita, yung review ng Club de Nuit. Because sabi dun sa Fragrantica and also sa isang fragrance mist group na sinasalihan ko, this is a dupe daw ng Coco Mademoiselle. So, famous yon and marami nagkakagusto nun, especially yung mga collectors ng perfume. That one is Chanel. So, alam natin na mahal siya and hindi ko siya afford. And hindi ko pa siya naamoy, kaya sadly, hindi ko masasabi sa inyo kung dupe ba siya or hindi. Pero marami na ako nabasa na nagsasabi na dupe daw siya. Now, let us try this one para masabi ko man lang sa inyo yung scent niya kasi nga hindi ko naman siya may compare dun sa Chanel's Coco Mademoiselle kasi wala nga ako nun. So, this one is a strong citrusy note. The main notes that I'm getting upon smelling this is bergamot and orange. Ang lakas ng pagiging citrusy niya, hindi siya matamis na citrusy, like straight up citrusy. Ramdam mo yung asim at pagiging citrusy niya, but with a hint of floral. Yes, meron akong nakukuha dito na konting floral aspect, specifically warm floral yung naaamoy ko dito. As it is drying down, nakukuha ko na yung pagiging musky niya. Hindi kagaya nung kanina na sweet siya, na may vanilla-y. Eto, musky, citrusy and musky, ganun yung amoy na to. Kung hili kayo sa mga scents na perfumey, na merong hint ng citrus and merong base note na musk, baka magustuhan nyo to. So yung dalawang scent na main na kukuha ko dito, is hindi ko ganun ka-love. Pero definitely if you want a perfumey scent, strong siya, mas strong to kaysa dun sa signature. Ang lakas talaga nung scent niya, malakas yung projection niya, kumakalat agad siya, plus matapang talaga yung scent itself. So kung ganung vibe yung gusto nyo, feeling ko kasi medyo grown up scent na siya, hindi siya yung medyo young na vibe, hindi siya kagaya ng mga scent preference ko talaga. Pero kung kayo, ganun yung mga scent na gusto nyo and prefer nyo, you go for this Club de Nuit. Next one is this Club de Nuit Intense. Ayan, dalawa sila. Kung yung Club de Nuit kanina, natapangan ako, tingnan natin tong Club de Nuit Intense.
Club din yung intense. Top notes are rose, saffron, and geranium. Middle notes are nutmeg, pepper, violet, and caraway. Caraway. Base notes are patchouli, vanilla, agarwood, and amber. So, yung kanina is strong, citrusy, and musky. Akala ko nung una, hindi ko magugustuhan itong intense kasi nga, ayoko na nung pagiging strong nung Club de Nuit, yung classic one. Pero, eto, mas nagustuhan ko siya. This one is notes of parang woody and floral scent. Maganda yung scent na to, unlike yung isa na ang asim niya. Masyado siyang citrusy for my preference. But this one, maganda yung pagiging floral niya. Like, mild yung floral niya, hindi ito yung strong, super, hindi ito yung super strong floral. Meron ka makukuhang woody note na nagbibigay sa kanya ng parang warm and comforting vibe. Maganda yung scent na to. This one, like the classic Club de Nuit, is an expensive smelling scent. Amoy siyang hindi yung gagamitin ng pangkaraniwan na tao. Hindi siya yung parang gagamitin mo pang araw-araw. Definitely, halos lahat naman ito. Hindi sila everyday scent for me. Parang ito yung mga scent na gagamitin mo like for work or yung, alam niyo, may mga ka-meeting kayo o kaya meron kayong mga special location, meron kayong mga dates, mga date night, mga clubbing. Ganun yung mga scent na to, karamihan. Etong Club de Nuit Intense, intense talaga siya, strong siya, pero ayun, meron siyang woody notes na mas nagustuhan ko kaysa dun sa citrusy notes nung classic. So this one, pasado siya sa akin, yung Club de Nuit Intense. Nakikita ko to na pwedeng magamit sa mga night events, yung mga night outs, ganun. And dahil wala na akong masyadong pinupuntahan ngayon, ay hindi ko alam kung kailan ko siya gagamitin. Pero definitely, this Club de Nuit Intense is a yes for me. Now we will proceed to the fourth one, which is the Trésor. Oh my god. Ayan, ganyan yung itsura niya. Medyo purplish siya. Name right here, I'm not sure. Huwag niyo akong i-judge. Trésor. Nandiyan yung name. And this one is a floral woody mass fragrance for women. Top notes are green tea, lemon, and neroli. Middle notes are wildflower, jasmine, and tuberose. Base notes are musk, cedar, vanilla, and patchouli. Actually, yung mga base notes nila, para silang paulit-ulit. Most of them have musk, patchouli, vanilla, agarwood, amber. Parang pinagpapalit-palitan lang yung combination. Kaya, alam nyo ba, to be honest, ito yung isa sa pinakamahirap na scent preview na meron ako. Kasi, halos pare-pareho sila. Di naman sila totally identical to each other. Pero, yung mga vibe nila, yung mga strong perfumey, ganun. Halos pare-pareho. This one, Trésor, is a little break from dun sa tatlong nauna. Kasi, this one is a sweet, fruity scent. Hindi siya kagaya ng tatlo na, alam nyo, perfume agad upon first. Ito ay medyo ano siya, may nakukuha ko dito na perfumey. Definitely, may citrus pa rin. Pero yung pagka-citrusy na yun is not too sour and not too offensive. Hindi ito yung citrusy na aayawan ko. Yung pagiging citrusy nito is comparable to Backstage Angel. Alam niyo yung citrus siya, pero make it mild and more pleasing. Hindi yung masyadong loud citrusy na mga scent na iniiwasan ko. Mabango yung scent na to, nagustuhan ko siya. Sabi sa base notes, meron pa rin daw itong musk and meron pa rin itong floral. But yung musk and floral niya is not too offensive and not too strong kagaya nung tatlo. So, sabi ko kanina, hindi ito yung mga pang-everyday scent. Pero this one, yung Trésor, medyo pwede siya na pang-everyday. Like, may pasok ka, o kaya yung mga normal days, pwede siyang gamitin. Unlike ng tatlo, na parang ang strong na gamitin, medyo magiging offensive na siya. And this one, yung Trésor is, nagustuhan ko naman siya. Maganda yung scent na to. Matamis siya and medyo floral. Tapos yung citrusy, nawawala na din. Kasi natitira na lang yung floral and musk na medyo mild lang. So hindi siya ganun ka-offensive and hindi siya ganun nanununtok na scent. Next one is this. Ayan, white naman ulit. This is the Momento Fleur. Momento Fleur. Momento Fleur is a floral fragrance for women. Top notes are neroli, magnolia, peach, mandarin orange, and melon. Middle notes are narcissus, jasmine, tuberose, lily. Base notes are vanilla, blackberry, musk, and white flower. So, let's try this one kung magugustuhan ko siya. So far, maganda yung ano, yung pang-apat kong na-review. Tingnan natin kung magugustuhan ko this one. Ooh. Kung yung kanina is sweet, floral, and fruity, this one is almost straight up pure floral. Parang wala akong ibang maamoy sa kanya, kundi yung pagiging floral niya. Though sa kanyang notes, meron daw siyang peach and mandarin orange. Pero nakuha ko lang talaga dito is almost pure floral.
But this one, yung pagka-floral niya is hindi yung sinasabi nila na amoy old lady, amoy matanda daw na floral. Hindi ito yung floral na too heavy. This one is kind of mild and soft. Maganda yung scent na to. Parang almost suited siya sa mga young professionals. I can see the scent being worn by someone in their parang late 20s up to 30s. So, bagay siya sa mga ano, yung mga young professional, yung mga parang office setting. Maganda yung scent na to. Mild floral siya. Para siya yung mga perfume na floral. And hindi rin siya ganun ka-offensive. Alam yung hindi siya nakakahilo masyado. Maganda yung scent na Momento Flor. Nagustuhan ko siya. Kahit hindi ako ma-floral, you know that. Kailangan yung floral, meron siyang touch of gourmand para magustuhan ko. But this one, kahit ang kahalo niya is musk pa rin and blackberry, nagustuhan ko pa rin naman tong Momento Flor. Abang ko siya. Amoy siyang mahinhin na dalaga. Next one is this Futura La Femme. Ayan. Futura La Femme is a floral, fruity fragrance for women. Top notes are plum, orange, bergamot, and gardenia. Middle notes are jasmine, saffron, lily of the valley, and rose. Base notes are vanilla, patchouli, woody notes, and white musk. So, try natin siya. Lakas na mag-spray nung isa na to. Parang basang-basa yung papel. So, this one. So, this one is a type of parang clean and fresh na scent. Pero, may hint pa rin siya ng citrus. Kapag aamoy mo talaga siya, makukuha mo yung sweetness ng plum. Pero, hindi cloying sweet. Hindi siya kasing sweet ng treasure. Hindi siya ganun, alam niyo yun, parang medyo pambata. This one has sweetness from the plum. Pero, mas noticeable pa rin talaga yung citrus niya. Mabango yung scent na to, amoy siya malinis. Ganun yung naamoy ko sa kanya. Yung scent na to is nalilift ng orange. So, ayun yung nagbibigay sa kanya ng pagiging sweet. Pero meron siyang parang soft, calming floral sa bandang huli. Yung kanyang pa-dry down na. Parang kagaya nung Momento Flor, bagay din siya sa medyo, alam yun, parang medyo bata. Tapos mga nag-o-office, mga nakikipag-meeting. Kasi hindi sila masyadong ganun ka-offensive. Unlike nung iba na for clubbing. Alam nyo ba na may mga nagsasuggest sa akin na kapag daw nagsasend talk, pwede daw pwede daw umamoy ng coffee para ma-neutralize yung scent. And nung una, hindi ako masyadong naniniwala. Hindi, kumbaga, hindi ko siya ginagamit kasi para hindi naman naapektuhan. For the first time, kakailangan po natin ng coffee. Wala akong mismong coffee bean, pero meron akong coffee sa sachet. For the first time, kailangan ko siya. Kailangan ko umamoy ng kape. Kasi matatapang sila lahat. And kaya ko alam na kailangan ko itong kape. Kaya siya nakahanda. Kasi po, nung ginagawa ko yung aking notes, yung nagtitake down notes ako, kasi inamoy ko na sila prior to this video para magkaroon ako ng konting idea. Plus yung mga sent notes nila, kinapi ko, tapos pinis ko na para magkakasama na sila. Hindi na tayo masyadong magtatagal kasi napupuno yung memory ng aking phone. Habang inamoy ko sila, alam nyo ba, hilong-hilo na ako kasi iniisa-isa ko talaga sila. Kinukuha ko yung mga sent, yung mga notes na naamoy ko talaga. And yung hilo ko na yun ay hindi ko na natagalan. So, naghanda na po ako ng kape kasi alam ko, makakailanganin ko siya ngayon. So far, nakaka-anim na tayo. Tatlo na lang, kapit lang. Though mababango sila, pero mga strong scent talaga kasi sila. So parang, kailangan ko na tong coffee para ma-break niya yung scent. Yung coffee, nanu-neutralize kasi niya yung scent. Kumbaga nawawala yung, kasi parang naiiwan sila. Naiiwan sila dun sa nose and dun sa air. So para ma-neutralize siya, para hindi sila maghalo-halo at huwag kayo malito. Konting tip, mamay kayo ng coffee. Wala lang kasi akong coffee bean kasi hindi naman ako ma-coffee talaga. Pag nagkakape ako, usually 3-in-1 lang yung ginagamit ko. So, yun. Balik na po tayo. Feeling ko ay nag-gain ko na ang energy and momentum. Next one is this Vanity Femme. Vanity Femme Essence by Armaf is a floral, fruity fragrance for women. Top notes are bitter orange, peach, freesia, and orange blossom. Middle notes are rose, magnolia, and jasmine. Base notes are vanilla, musk, and amber. Lalakas ng spray nila. Kaya ayan, bawas agad sila kapag kada spray. This one is another citrusy scent. Isa na naman po, may asim na konti. Alam niyo parang may pinch ng pagiging maasim.
Ganun yung naaamoy ko sa kanya. Since meron naman siyang ake, alam ko na kung siya sa nanggagaling, meron siyang bitter orange and orange blossom sa kanyang top notes. So definitely, meron talaga siyang konting asin. Pero as compared dun sa iba na citrusy na may kahalong mas, this one is sharp citrusy. Like, hindi siya warm and hindi siya nabibigyan ng depth kasi hindi ko naaamoy yung mas sa kanya. Though meron daw siyang mas and amber sa kanyang base notes, hindi ko siya ganun nakukuha. Basta this one is a sharp citrusy scent. So, kung ganun ang gusto nyo, yung talagang super fresh kayo, yung amoy, ano yun, parang ang fresh-fresh kasi citrusy, very lifted, very happy yung vibe. Ganun nakukuha ko dito sa Vanity Femme. Pero ako personally, hindi ko siya vibe, hindi ko siya ganun kagusto kasi sharp citrus siya and hindi naman ganun yung mga scents na favorite ko. Now, punta na tayo sa pang-8, which is this. Sa lahat ng ito, ito lang yung kaya kong basahin ng diretso. Tag Her. The name of the scent is Tag Her. Ayan, Tag Her by Armaf is a amber floral fragrance for women. Top notes are, nasingot ko siya, bergamot, neroli, and pink pepper. Middle notes are orange blossom, jasmine, rose, honeysuckle, and iris. Base notes are vanilla, caramel, musk, and landan. Musk and landan. Kinuha ko yung kape kasi pag spray ko sa kanya at pag salita ko ay nasimhot ko siya. At parang almost nalasahan ko yung scent na to. So this one, Tag Her, is very familiar. This scent brings so much memory sa akin. Kasi yung scent na to is kaamoy daw siya nung DNG Light Blue. And then yung ginagamit ko na scent dati is not DNG Light Blue. So bakit ko naalala? Kasi yung ginagamit ko is dupe ng DNG Light Blue, which is this Zoom Amethyst. I'm not sure kung ayun talaga yung pangalan. Pero Zoom International yung pangalan ng brand. Gumagawa sila ng mga inspired perfume or inspired by famous perfume. And kulay purple or parang violet. Yung ginagamit ko dati. And yung scent na yun, akala ko dati mabango siya sa body ko. Akala ko dati, alam niyo yun, parang natutuwa ako pag ginagamit ko siya because perfume daw siya. Parang dupe nga daw siya ng DNG Light Blue. Pero narealize ko na hindi siya ganun nag-work sa body ko. This one is strong, citrusy, and clean. Ganun lang yung ma-explain ko sa kanya. Amoy din naman siyang malinis, pero ako personally, ngayon, nung nakikita ko na kuha ng mga scent yung nag-work sa akin, narealize ko na parang nakatatlong bottle yata ako noon. And ngayon ko lang na-realize na hindi naman pala siya bagay sa body chemistry ko. So, yun yung maganda din po kapag nag-explore kayo sa mga scents. You try to look for a specific scent na mag-work sa body nyo. Sa akin personally, yung mga gourmand and vanilla, super maganda yung projection nila. Pero mga citrusy, hindi ko sila ganun kagusto. And ewan ko, dati nung bago pa lang ako nagtatrabaho, super bet ko yung Zoom International na perfume na yun. And kaamoy na kaamoy siya nito. And sabi nga, nabasa ko sa Fragrantica, this Tag Her is a dupe of DMG Light Blue. So, ganun. Magkaamoy nga siguro sila. Kasi yung pagkaamoy ko pa lang sa kanya, ang una ko naisip, oops, it smells something na nagamit ko na dati. And ayun nga, yung dupe ng DMG Light Blue. Pero ako personally, ay hindi ko siya ganun ka-vibe because this one is fresh and citrusy. Wala na, yun lang nakukuha ko sa kanya. Amoy naman siyang malinis, pero hindi ko lang siya ganun ka-vibe. And last one, sa wakas ay makakasurvive tayo. This one is Opus Femme. Opus Femme by Armaf is a floral, fruity, gourmand fragrance for women. Top notes are pink pepper, blackcurrant, pear, and plum. Middle notes are rose, jasmine, patchouli, and iris. Base notes are benzoin, vanilla, praline, and tonkabine. So this one is, ito yung nahuli, pero ito talaga yung pinaka-excited ako sa lahat. This Opus Femme is floral, fruity, gourmand. And may something sa kanyang bottle. Hindi nyo siya makikita, pero parang nakaangat. Ayan, no? Parang medyo shaky siya. Ayun, ayun, nakikita nyo. Ayun, di ba? Medyo nagsish... Oh! Tada! Natanggal! Medyo nagsishake kasi siya kanina. Try natin i-press kung babalik pa siya. Ayun! Bumalik naman siya. So, hindi na siya nagsishake. Ang bango niya. This one, at yung huli kong inamoy sa kanila. Kaya nga siya yung nasa huli. Kasi siya yung pinakahuli na hinanap ko yung kanyang scent notes. Kasi hindi ako masyadong interesado dun sa kanyang name, which is Opus Femme. Hindi ko nga alam kung ano ibig sabihin nun. But this one pala is floral and fruity gourmand. Now you know
alam nyo na kung ano ang paborito ko, siguro ay nakita nyo na sa aking itsura. This one upon first spritz smells like soft floral and candy. Ganun yung nakukuha ko sa kanya. Yung pagiging gourmand niya is not bakery naman. Yung pagiging gourmand niya is something like candy. Alam nyo yun, parang mga sweets. Ganun na amay ko sa kanya. And ako personally, alam nyo naman, gusto ko yung mga ganong scents. That sweetness maybe is nanggagaling dun sa kanyang notes na plum and pear. Very evident siya. Kasi matamis siya. So, yung pagiging fruity and candy-like niya, feeling ko dun siya nanggagaling. Ang bango-bango ng scent na to, yung pagiging floral niya is na-overpower nung pagiging sweet candy-like niya. Yung mga nanonood sa akin na medyo bata pa, like teens, pwede to, yung mga 20s, ganyan. Ito yung masasuggest ko sa inyo dito sa lahat, dito sa buong collection na nakuha ko. Kasi most of them, sabi ko nga kanina, mga panlaban scent sila, mga pang date night scent sila. Pero this one, yung Opus Femme, mabango siya, matamis, ganyan. So, bagay siya sa mga medyo bata pa. So, ayun na po yung 9 na scents na nakuha natin from the Armaf collection. Pero so far, marami akong nabetan. Pero yung top 3 ko na lang ibibigay ko sa inyo kasi baka naman masyado na kayong malito. Ayan, para hindi naman kayo masyadong mabudol. Kasi palagi nyo naman ako sinisisi sa comment section. Sinasabi nyo na nabudol kayo, na nakagastos kayo dahil sa akin. Hindi naman kayo nag-iisa, ako din naman. Ayan, so para hindi naman kayo masyadong mabudol. Pero kung gusto nyo naman, kunin nyo sila lahat para matry nyo. Tatlo lang yung top 3 ko lang ibibigay ko sa inyo. So first is of course this Opus Femme. This one is floral, fruity, gourmand. Meron siyang sweetness ng candy nang gagaling sa plum and pear. Super nagustuhan ko to. Ito yung pinakabata yung vibe sa kanila. Parang ito yung pinaka magiging wearable, yung hindi siya magiging masyadong offensive. Pwede siyang pang morning, pwede siya pang school, yung mga ganong scent, mga pang everyday activities niyo. Next one is this, yung walang label. Yan naman yung gusto natin, yung mga walang label. Sarap na. Ayan, this signature true. Super nagustuhan ko siya. Maganda yung scent na to. Meron siyang konting floral, pero yung dry down niya, naaamoy ko yung strawberry, vanilla, and coffee. Mabango din yung scent na to, and surprisingly, kahit medyo mature din, parang meron siyang mask konti. Nagustuhan ko siya kasi yung dry down niya medyo ano din, gourmand, parang vanilla and coffee. Pero hindi naman yung gourmand na vanilla mocha cafe level ng Bath & Body Works. Hindi ganun. Perfumey pa rin siya, matapang pa rin siya. This one is dark. Kumbaga para silang ano, magkapatid. Ito yung gagamitin mo sa umaga. Ito yung mabait, and ito yung medyo sexy and mysterious. Ito yung ate, ganun. And actually, apat pala itong napili ko. Hindi ako masyadong makapili dito sa Momento Fleur and Futura La Femme. Ayan, kasi pareha silang soft floral. Balikan ko lang, baka nagkamali ako. Pareha silang hindi masyadong nakaka-offend. Pareha sila na, alam niyo yun, parang pwede sa professional setting, pwede ko magamit kapag meron akong pasok sa school, o kaya kayo kapag mga nag-o-office kayo, pwede nyo gamitin itong Momento Fleur and Futura La Femme. Hindi sila ganun kumbaga ka-loud, hindi sila ganun ka-iskandalosa na yung iba kasi allergic sila sa super strong scent na pag naamoy ka, parang iiwasan ka ganyan. Hindi, soft lang sila. These are ladylike, yung mga mahihinhin scent lang. So Futura La Femme and Momento Fleur nagustuhan ko. Ayun po yung nagustuhan ko. So top 3 sila kasi yung pangatlo is nag-tie. Ayan, yung dalawa. Actually, mabango din naman tong Treasure. Ayan, nagustuhan ko rin naman siya, pero kung irarank ko siya, siya siguro yung pang 5. Ayan, siya yung siguro yung susunod. Pero dahil sabi ko, is top 3 lang. Ayan, naging 4 na nga to eh. Ito po yung pinaka nagustuhan ko dun sa collection. Pero definitely, lahat sila worth a try. Medyo variety naman yung scent na to. Meron ka makukuhang floral, may straight of floral, merong fruity floral, merong fruity, tapos merong woody, pero karamihan dito citrusy, and meron din mga gourmand, yung mga nagustuhan ko, may soft floral. So, variety naman yung scent na to. Worth sila na matry, feeling ko. Bigyan nyo sila ng chance, especially kung nagustuhan nyo yung Twinkling Nights, kung nagustuhan nyo yung Dark Kiss, You're the One, ayan, mga ganung level sila. In the Stars, ayan. Kung nagustuhan nyo yung mga scent na yun, you try to give this Armaf a try para alam niyo yun, ma-explore nyo at hindi lang tayo palagi nasa Bath & Body Works and Victoria's Secret. Try din natin yung iba kasi maraming gems sa Shopee. Make sure lang natin na legit yung nakuhanan ko nito, yung Sahara, Usop,
or Yusof is legit shop naman siya. May re-recommend ko sila sa inyo. Plus, yung packaging, maayos, responsive yung seller, and sure ako na authentic yung mga binabenta niya. So, may re-recommend ko sila sa inyo. Promise, give this a try. Sure ako na meron kayong magugustuhan, lalo na kukunin nyo yung 9. Ayan, alam ko na meron talaga kayong magugustuhan. So, kung nga gantong scent yung hinahanap nyo, medyo strong, deep, alam nyo yung warm, mga pang daytime, mga sexy, sultry scent, ganun yung hinahanap nyo, please give this arm of a try. Worth it sila. Hindi sila masyadong napapansin. I don't know why, pero sa kanilang price point, dun sa kanilang presyo na around 400 to 500, super ganda na kasi you get the performance of perfume sa body mist. Plus yung collection na to, ang gaganda ng kanyang longevity, sabi ko nga sa inyo. Especially yung kanyang projection. Ay nako, promise. Napapaamoy na nga ako ng coffee kasi ang lakas niya mag-project. Parang naiiwan siya sa air. So I'm sure kapag gamit niyo to on your skin, on your cloth, kahit sa tip ng hair niyo, kapag dumaan kayo, talaga mapapansin kayo ng mga tao. Siguro tatanungin ng mga ka-office mate niyo or kasama niyo sa work kung ano yung scent na gamit niyo. Promise, give them a try and I'm sure may magugustuhan kayo na isa sa mga ito. So sana nakatulong yung video ko na to para makapag-explore din kayo sa scent. Kung naghahanap kayo ng mga scent na medyo deep, strong and perfumey. Sana meron kayong magustuhan and sana after this, alam nyo naman yan, link down below sa description box. Palagi ko silang inililink yung mga shop na napagbilhan ko para doon na kayo didiretso and sure na authentic yung makukuha ninyo. Ayan, bago matapos yung video na to, again, hindi ako magsasawa na mag-thank you sa inyo, sa lahat ng mga nanonood ng video ko, sa mga nagko-comment, nagsusupport sa akin. Sobrang thank you. We're already 1K. Actually, lampas na tayo ng 1K. And hindi ko in-expect na bago matapos yung taon ay mag-1K tayo. Ayan, medyo nagiging teary-eyed na si ate nyo. Akala ko talaga by next year pa, around January, naisip ko naman na 1K ako. Sa effort ko ba naman na to? Hindi pa ako mag-1K. Pero hindi ko na-expect na ganito kaagap. So, sobrang agap ng inyong papasko sa akin. Sobrang thank you sa inyo. Ayan, standby lang kayo para sa announcement ng giveaway. Ayusin ko lang siya and medyo hindi pa ako nakakahinga doon sa previous giveaway natin. Kasi diba sabi ko, kapag nag-1K tayo ay magpapag-giveaway ako. Pero hindi ko naman na-expect na after, right after nung isa nating giveaway, ay mag-1K na agad tayo. So, sobrang thankful ako sa inyong lahat. Thankful ako sa pag-appreciate and alam niyo yun, pagtanggap niyo sa mga recommendation ko. Super happy ako pag meron kayong mga scents na nagugustuhan. Ayan. Again, thank you so much sa inyong lahat. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito. At alam niyo yun, may mga seller na nagko-contact sa akin na gusto magpadala ng scent para ma-review ganyan. Hindi ko ma-experience yung lahat ng yon kung hindi dahil sa inyo. So, sisipagin po natin sa pambubudol sa paggawa ng mga scent reviews para kung mahanap kayo ng mga scents ay magkaroon man lang kayo ng ideas pumagitan ko. So, ayun lang for this video. Thank you so much for watching. If you enjoyed this one, don't forget to give it a thumbs up. Please consider subscribing to my channel. Share this to your friends na mahilig din sa mga scents, specifically yung mga scent na deep, strong, and yeah, always keep safe. Bye!